Lady Love, so kung makikita nyo sa video ay nagpupunas po ako ng sahig. Kasi mga ka-Lady Love, sa video na ito, ipapakita ko ang kaibahan ng basahan at ng map gamit sa pagpupunas ng sahig. So ayan mga ka-Lady Love, inalis ko yung bangko at sumiksik ako sa ilalim ng lamesa para mapunasan ito. So kung kayo ay nahihirapan ng yumuko at sumiksik sa ilalim ng lamesa, kayo ay medyo may edad na, so baka hindi nyo na malinisan ng maayos yung mga sulok-sulok ng bahay at kailangan nyo pang alisin yung mga bagay-bagay na pwedeng makasagabal para maglinis ng bahay. At maaari rin kayo nga madulas kasi 'di ba madulas yung basahan. So, pwede kayo nga madulas kapag gamit ang basahan. So, papakita ko diyan kung paano ko punasan yung ilalim ng divider gamit ang basahan. So, kung mapapansin nyo, halos nakaluhod na ako, talagang ay nakayuko para lang mapunasan yung ilalim ng divider. Taran! Ito na mga ka-Lady Love, bumili na ako ng map. So, makikita natin kung mapapadali na ba ang trabaho ko at pagpupunas ng sahig gamit ang map. O mas makakasagabal kaya ito sa trabaho ko? Alin kaya? Makikita natin yan mga ka-Lady Love, maya-maya. Ayan, medyo hindi pa natin alam kung paano i-assemble ang map kasi usually talaga ay basahan ang ginagamit ko sa pagpupunas ng sahig. Ayan, medyo naabala po yung trabaho natin mga ka-Lady Love dahil first time po natin mag-assemble ng map. So ayan. Sa abroad, may mga map din naman pero parang nandibago ako sa map na to. So maybe dito nilalagay yung tela ng map. Parang ganito yata. Para akong na-ignorante. Sorry mga ka-Lady Love sa pag-aantay. So, ito na po. Ready na po siya. Binasa ko na din yung tela ng map. So, ready na siya gamitin. Ganyan-ganyan din. Yan. Ganyan-ganyan mga ka-Lady Love. So, hila-tulak. Hila-tulak. Parang sa unang gamit ko pa lamang mga ka-Lady Love ay napaka-easy na. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-Lady Love, nung basahan ang gamit ko sa pagpupunas ng ilalim ng lamesa, itinanggal ko pa yung bangko at pumunta pa ako sa ilalim ng lamesa. So sa mapa, hindi ko na po ginawa ang mga bagay na yun. Kaya naman, hindi na nangalay yung likod ko, hindi na sumakit yung likod ko para lang punasan yung ilalim ng lamesa. So ngayon pa lang mga ka-Mrs, mga ka-Lady Love, ay masasabi ko nang mas mapapadali yung trabaho nating
mga misis gamit ang mop sa pagpupunas ng sahig kaysa doon sa basahan. Ayan, tingnan natin kung paano natin na mapupunasan yung ilalim ng divider gamit ang mop. So, ayan, napansin nyo mga ka-lady love, hindi ko na kailangan ha hawakan yung basahan para lang mapunasan yung ilalim ng divider. Kasi di ba mga ka-lady love, madumi yung basahan, so hindi ko na kailangan hawakan ito. Hindi na madudumihan yung kamay ko para lang magpunas ng ilalim ng divider. So, ayan. So, kaya mga ka-lady love, mga misis, kung gusto nyo mapadali ang trabaho nyo, gumamit na kayo ng mop kaysa sa basahan, magtitiis kayo na sumakit yung likod nyo at magwasiwas ng paan nyo, baka ba maaari pa kayong madulas. So, mop na lang ang gamitin nyo mga ka-lady love. Ngayon pa lang, nasasabi ko na mas madali ang trabaho nating mga misis kapag gamit ang mop. So, bye-bye mabasahan. Ngayon ay mop na ang kagabay ko sa araw-araw sa paglilinis ng bahay. So,